Good day mga kabansal, Lupin Estrano Channel, nagbabalik. Mga kabansal, ngayon lang po ulit tayo naka-vlog dahil sobra nating madaming trabaho at ito'y gabi na. Mayroon pa tayong customer na naputulan siya ng ilaw. Ang tapos wala po siyang pambili ng wire. Sabi ko baka mayroon kang mga wire. Mayroon po siyang wire na ganito, yung galing sa PLDT. Makita po ninyo. Ito po matitigas po ito. So hindi natin makabitan ng plug to. Mayroon tayong kapirasong wire. Tuturo natin ninyo kung anong gagawin natin. Para makatipid tayo, ito meron tayong manipis na wire. Ito po ang gagawin natin. Kasi yung wire na ating gagamitin, mga kabansa, mga napulot lang sa kalsada, mga naputol na mga wire ng PLDT. Pakita natin, balatan po natin yan para makita po ninyo. Para pwede naman pang emergency pa ito, kabansa. Ay, ang kailangan lang po daw niya, ilaw lang po, kaya kuha po tayo ng para sa ilaw lang. Ay matigas po to kabansa, hindi to basta-basta madugtong kung matigas. Gawan na lang po natin ng paraan kasi gabi na, wala na pong silang ilaw. Ito na lang po yung gagamitin natin. Para makabitan po natin sila ng ilaw. Tayo po ay magkaroon ng emergency sa bahay, wala tayong wire, yung itong napupulot po sa mga kanto-kanto, yung mga napuputol na wire na nasagi ng mga truck, pwede ito gagamitin natin kabansa kasi dalawa naman po ang wire niyan. Asirado nga lang po siya, medyo may katigasan lang po. Ayan kabansa, makita nyo, dalawang wire po niyan. Pero matitigas po yan. Pero kung dito natin ilagay yan sa kabitan ng ilaw, pwede na po yan siya na kahit walang karugtong na ano, na maliit. Maliit na wire. Ayan kabansa, pwede na natin idugtong yan. Kailangan medyo marunong lang pong magdudugtong po niyan kasi matigas po yung wire niyan. Hindi po natin basta madudugtong po diyan kundi tayo marunong. Hindi natin mapilipit po basta yan. Yan po, napakatigas. Gagawin po natin, pilipitin na lang natin ng ganyan. Ganyan ng wire. Saka po natin baluktutin. Ganyan po.
po natin titipan. Kailangan marunong po kayo niyan magkabit kasi pamaya magsho-short po yan, puputok po yan. Po dito naman sa kabila, pulupot po muna natin, pulupot natin yung wire dito. Yan po kabansa, saka po natin baluktutin din saka iipitin. Yan po, saka itipan natin mabuti. Pag hindi natin natipan po mabuti yan, kakalas po yan. Ganun lang kasimple po yan. Kung tayo'y wala tayong mga wire, gagamit tayo ng mga ritaso-ritaso na wire. Kailangan maganda yung pagkalagay po nyo ng electric tape para po hindi siya basta makalas. Yan, matibay na po yan. Hindi na siya magkakalas po yan. Asirado po yan. Pang emergency lang po yan para maitali, para gagamitin nila. So naman po sa kabila bansa, atin din po babalatan yan. Yan, kasi matigas po na wire yan. Pang emergency lang po yan, pero kung may wire ka naman na magpambili ka ng wire, yung magandang wire na gagamitin mo. Tapos itong kakabitan po natin ng plug, napakahirap po ikabit yan dito dahil matigas po, asirado po ito, medyo asiro. So gawin natin, magdugtong po tayo ng wire na maiksi lang. Maghanap po tayo ng wire na maliit na pang maiksi lang para sa ilaw, para hindi na po tayo magastusan. Saka po itong wire na to, matibay po to, pwede to kahit malaki ang ang gamit mo diyan sa ano, sa kuryente na to, malaki ang gamit. Pwede gamitan ng mga outlet po to kabansa, ilaw outlet, sabay-sabay, kaya po niya yan kasi solid po yan.
Hina na yung mata natin kabansa. Malabo na. Tanda na. Kaya pag sa gabi, yung mahina na yung paningin natin. Ito, mga konting tips lang po ito kabansa, pang emergency po kung kailangan natin na may magagamit tayo. Ayan po kabansa, ipilipitin lang natin yun dyan. Ay, ito, hindi ito makasama sa pilipit dahil zero po yan kabansa. Saka natin baloktutin. Para maipit yung wire na pinilipit natin kabansa. Ayan po. Tsaka po natin titipan po yan. Para sigurado. Kapalan po natin para kung may mga hibla pong nanaliligaw, hindi niya mabubutas. Ganon din po sa kabila, ganon din ang gagawin natin. Ipitin. Saka baloktutin para maigpit yan, kabansa. Opo, maigpit na po yan siya. Kailangan pag mayroon tayong dinuduktong na ganito kabansa, mayroon tayo talagang electric type na maganda. Huwag yung basta-basta lang po na electric tape, bilis magtanggal. Kailangan mga original na tape kasi mga delikado po ito eh, para hindi pumutok. Kailangan mga original na tape kabansa. Yung original na armak kabansa, makikita nyo ang original na electric tape, may naka-tampered po dito na armak at saka may mga sulat sa loob na armak, ayan o. Saka may mga maliliit na sulat. Pero kapag wala po itong maliliit na sulat sa loob ng armak, malaki lang tapos wala ng ibang-ibang sulat, mga piki yun na armak kabansa. Gaya niyang kabansa, may nakikita kayong sa dinuktungan natin, may nakikita kayong hibla. Ayan po, may hibla yan na ano, na wire. Ibig sabihin may naliligaw po na wire yan. Kapag hindi maayos ang pagkaano mo, mag-ground ka dito kabansa. Labo na yung mata natin kabansa, hindi na natin makita. Kabansa, yung karugtong yan, manipis na po na wire.
Ayan o, manipis na i-block. Kaya may kakabit po natin yan sa ating plug. Pero kung kanina yung matigas, napakahirap po yun. Tsaka napuputol yung kagpilipitin. Yan na naman siya, yari na yung ating extension. Pwede na natin to ipasa sa customer. Tin ko na i-testing para malaman natin kung gumagana po ba ito kabansa. Baka mamaya sumasabog pala ito. Buti yan ang nagawa mo na mag-testing kabansa. Ito kabansa, isaksak na natin. Ayan, okay na po. Yan, yari na yung pang-extension natin at itong mga wire na to, itong matigas na mga wire sa telepono po ito kabansa, gaya niya, marami yan siya mga wire. Ito lang kinuha natin. Ang mga nadadampot lang niya na pakinabangan, mga wire sa telepono, basta dalawa yan, negative, positive, pwede po yun gamitin. Napabayaan lang ng iba. Kung single naman ang wire lang ang laman, pwede natin gamitin na pang sampayan yun kabansa. Kasi yung iba tinitingnan na lang, pakapaka ng mga sakyan, nakadisgrasya pa. So kung putol na rin lang, nakalat-kalat sa kalsada, huwag ka na maya, pwede naman ligpitin mo, magagamit mo pa rin naman yun. Hindi naman po yun kabansa violation, dahil yun ay nakakalat na, putol na po yan. Hanggang dyan na lang po ang ating vlog, mga kabansa. At maraming salamat sa ating mga walang sawang nanonood. Pasensya na po kayo, mga aking mga subscriber tsaka mga viewer, dahil matagal tayo hindi naka-vlog dahil sa marami tayong mga nararamdaman na rin sa katawan. At sa maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Paki-like and subscribe na lang po sa ating channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating vlog, mga kabansa. Stay safe and God bless. Thank you. Bye-bye.